ngayon, ang vlog natin is about yung pag-a-assist, okay? Yung communication ng PWD officer, whether coordination ng PWD officer sa mga senior, kung mag-a-assist tayo ng senior na PWD, or coordination with the senior citizens officers, or yung senior citizen ng senior citizens mismo, yung hindi officer. So, paano tayo mag-a-assist sa kanila? So, unang-una, never natin idadahilan na sira yung ating cellphone. If ever may problema na yung ating cellphone, kailangan humanap tayo ng paraan na palitan na yung ating cellphone kahit may sentimental value pa to sa atin. Kasi, importante yung ating cellphone, importante ang messenger, yung video call, kasi hindi naman lahat ng number ng tao ay nakukuha natin. So, importante na nakokontakt natin sila through messenger. At importante yung video call. Importante yung messenger din kasi para na-chat natin sila. Kasi yung number is hindi naman natin lahat ginagawa. Nakukuha. So, napaka-importante ng messenger. Huwag na huwag niyong idadahilan na ang cellphone niyo isira. Kasi nowadays, cellphone is a necessity. Diba? It's a necessity kahit saan, communication-wise. Lalo na kung meron kayong kausap na tao na napaka-importante kasi it's your reputation that counts. So, yun. Second, dapat naman, kung malapit naman yung taong kausap nyo, PWD senior, kung kayo PWD officer, kailangan yung puntahan yung inyong members na malapit lang, or yung kausap nyo na malapit lang, huwag nyo nang antayin yung cellphone nyo. Kung malapit lang, halimbawa, bahay nyo, and then nandyan lang sa katabing bahay nyo lang, or walking distance lang, ano ba naman yung maglakad lang kayo? Maglakad lang talaga kayo. Maglakad naman sana kayo para makadaupang palad lang o makausap lang face to face yung inyong kausap. Kasi kagaya yan, hindi nyo nasasagot, and then kumakatok pala sa bahay nyo dahil na sobrang aga, siguro hindi nyo napansin. Bakit? So, nagmumukhang clueless yung mga taong umaasa sa mga sagot nyo. And then, hindi pa properly coordinated yung ano nyo, yung oras ng event. Alauna yung event, pinapunta nyo 8 o'clock. Hindi man lang kayo makipag-coordinate properly doon sa organizer ng event kung kaya yun, pinapupunta nyo maaga. Oh. So, yun lang o sana, no? Yung communication ng PWDs and yung importance ng messenger as means of communication. So, yun lang o. Kasi minsan, kung pwede nyo nang dalhin yung senior na PWD, o yung mga senior citizen officer nyo sa malapit na event, halimbawa medical mission, hearing aid test event, health card, free health card membership orientation. Ba, wala silang health card, may nakonta kayong health card provider. At gusto nilang mag-avail, dalhin nyo na sila sa pinakamalapit. Eh kasi, kagaya nyan, pinapunta nyo nga dun sa office nung healthcare provider, makikita naman nung staff nung healthcare provider na naaawa sila dahil hirap nang maglakad yung senior na PWD at senior mismo. Kung may pinakamalapit na event na pwede na silang doon na lang,
pagtsagaan nyo na ron, hindi nyo na ako kailangan papuntahin pa sa kung saan, dalhin nyo na sa pinakamalapit. Intindihin nyo ho yung kanilang kayo nahihinatnan. Kesa ho sa kahit sila magbayad, intindihin nyo, pera lang yan. Pero yung kanilang pagod at yung hirap nila, yun ho ang kinoconsider nyo. Maaring kaya nilang magbayad, pero ang pinag-uusapan dun yung hindi sila mapapagod. Although minsan sasabihin natin uncomfortable yung ibang place, pero accessible naman. Pagkatapos ng event, pwede silang makauwi agad ng diretso at makapagpahinga. Yun ang dapat kinoconsider nyo, yung accessibility na hindi sila matatraffic or kung matraffic man, saglit lang, nasa bahay na sila. Hindi na sila kailangan lumabas within their community para lang dyan. So, yun lang pa.